sa mga amigo at welcome po sa ating channel. At sa mga naliligaw po or bago sa ating channel ay huwag po kayong mahihiya na mag-subscribe and hit that notification bell mga amigo para kahit pa na-update ito sa mga pinagagawa na. Okay, bali sa araw na ito, titestin natin itong carbon cleaner, Honda carbon cleaner. So bali, nabili ko ito mga amigo worth 150 pesos, and maaaring magtatanong tayo ano ba ang magagawa ng carbon cleaner para sa ating mga motor, lalong-lalo na sa ating Honda Beat. And try natin na gawa tayo ng review pagkatapos ito, and then yan. So bali, nakita ko nga itong flyers nila patungkol sa carbon cleaner. So ayan, so sabi dito ang paggamit nito is every 3,000 kilometers ay pwedeng gumamit ng carbon cleaner, and or every 3 months, so kung ano man yung mauna. And ayan, so para saan ba ito? Makikita natin, sabi dyan, cleanses the combustion chamber of the motorcycle. So kumbaga, naglilinis siya ng combustion chamber ng ating mga motor. So kumbali, doon kasi nangyayari sa loob ng combustion chamber yung pagsabog ng fuel and air mixture na kinocompress ng ating piston ng motor. So ayan, improves engine performance. So syempre, pag naalis yung mga carbon deposits dyan sa loob ng combustion chamber ay mas magiging maganda yung performance ng motor. And then, improves fuel consumption. So syempre, pag maganda yung performance ng motor, mas kaunti yung fuel na kailangan. And enhances the lifespan of the engine parts. So kumbaga, nakakatulong siya para mas mapatagal yung engine part ng makina. So ayan, so paano ba ito gamitin, or sino ba yung pwedeng gumamit nito? Sabi dito, Honda carbon cleaner can be used to all types of motorcycle, fuel injection or carburetor type. So ibig sabihin, kahit ay man or hindi, pwedeng gumamit ng carbon cleaner. Ayan, so step 2, ayan, how to use the carbon cleaner. Paano ba ito ginagamit mga amigo? So unang-una, syempre, lalagay muna siya sa lalagay siya sa tangke ng motor prior to refueling. So ibig sabihin, bago mag-refuel, lalagay yung carbon cleaner. Ayan. And reminders lang, kung tatry kayo nito, huwag po kayong maglalagay ng carbon cleaner kung empty tank yung motor nyo, because makakasira siya. So kailangan may laman, or dapat magpapa-full tank tayo. So mas maganda kung doon tayo lalagay nito sa may gasoline station. So kung meron ka mang naitabi or na i-prepare na gasolina, ay pwede mong gawin sa bahay. So bali, magagamit tayo ngayon nito, nasa 13,000 na yung ating odometer reading. Ayan. So ayan. And nakakalinis siya ng fuel injector, intake valve, ayan, spark plug, and yung piston mismo. So nalilinisan siya. So bali, titingnan natin yun. So bali, tinignan ko nung nakaraan yung spark plug nitong motor ko, and then try natin kung ano ang mangyayari sa pagkatapos maubos yung full tank natin. So ayan mga amigo, full tank na tayo. Alright mga amigo, so ayan, diretso na tayo sa sa may gasoline station, at doon na natin ilalagay ang ating carbon cleaner, kasi may 1 bar na lang yung aking gasolina. And dapat kasi nito mga amigo, hindi ilalagay sa empty tank. So although hindi naman talaga ito totally empty, kasi itong 1 bar na ito ay approximately mayroon pa yang 1.3 liters ang laman ng tangke na yan. So base sa manual nitong Honda Beat, bali ang laman ng tangke nito is 4 liters, and yung 1 bar niya na pag may natitirang
gas sa loob is 1.3 liters, so ibig sabihin meron pa tayo more or less 1.3 liters. So dun na natin ito ilalagay, and para dire-diretso na, kasi ayokong itakbo ito galing dito papunta sa gasoline station na may laman na siyang carbon cleaner. So masyadong puro yung carbon cleaner na baka maka-apekto sa ating makina. Ayan, sa loob ng combustion chamber. So yun. So diretso tayo doon sa mga gasoline station. Let's go! Ayan. So dito na tayo sa may Petron. So gilid muna ako dito, and ilalagay ko muna yung carbon cleaner. Ayan. Ay, pwede naman diretso na dito. Full tank. Wait lang, bukta ko muna yun yung ano. Shoot. Full tank. Yun, pumapasok na siya sa sistema. Oops. Sakto mo kuya, 150 kaya? Yan, and then alug-alugin natin. Thank you. Yan, so umasok na sa kanyang sistema yung vitamins na nilagay natin. Although hindi siya vitamins, parang panlinis lang. Parang pampurga. Alright, so ayun na, nakakarga na yung ating carbon cleaner. So antayin natin mga amigo hanggang sa maubos itong kinarga natin. And let's see kung ano ang mangyayari, kasi sa ngayon totally wala pa akong idea kung ano ang nangyayari sa loob. So pwedeng nagsisimula na siyang maglinis or something. And ayun, so dito muna ako magtatambay sa may Capitol Park, so Sorsogon Capitol Park. Yan ang Kapitolyo ng Sorsogon. And yan, so bali yung ano natin, yung odometer natin is 13,383.5. So yun mga amigo, dito pala ako ngayon sa may, ano, sa may taas ng city mo, kasi para mas konti yung tao, kasi mataod na sa may park. So yun, antayin na lang natin na mag 1 bar ulit siya yung fuel gauge natin, and then check natin kung ano yung nangyari sa ating spark plug, and then sa tunog ng motor natin. So yun, bale, putulin ko muna dito and babalikan ko kayo. Alright. Alright mga amigo, so after 145.1 kilometers ng pagpa-full tank natin and paglagay natin ng carbon cleaner, is yun, 1 bar na lang ulit ang ating gasolina. And approximately the average 48.36 or 48.4 kilometer per liter. So medyo malayo doon sa 60
63 kilometer per liter. Pero okay lang naman because may kasamang city driving and medyo dumadaan-daan din ako din sa ano, sa matraffic, kaya ganun. So ayan mga amigo, ay magpapa-refuel muna ako, and then pagdating natin sa bahay, tingnan natin kung ano yung nangyari sa ating spark plug, and doon na rin natin i-review kung ano yung mga naranasan natin sa paggamit natin ng carbon cleaner. Alright. So, yan. Napila. So, bali, sabi ko nga, 145.1 yung ano natin, yung na travel natin sa ating full tank. And yun. So, pagas ulit tayo. So yan, 1 bar. Approximately 1.3 liters. Sabihin natin we, na yung na-consume natin is 3 liters. So yun. Dala? Okay. So good na tayo. So yun nga mga amigo, na naubos na natin, o hindi pa naman naubos, kasi kumbaga nag 1 bar na lang yung ating ano, yung ating gasolina sa fuel gauge, and yun, tumali 145.1 kilometer yung ating na takbo sa 3 liters mga amigo. So ibig sabihin that is 48.36 or 48.4 kilometer per liter. So di naman siya ganong maano, kasi nung nakaraan, nung nag long ride ako, kasama ko si OBR, pumunta kami sa Naga, halos 43 hanggang 44 kilometer per liter. So walwalan yung tira ko doon. So, parang medyo okay yung gas consumption ngayon, ano? Kasi di ko alam kung may epekto ba talaga yung carbon cleaner sa fuel efficiency. Pero yun ang napansin ko. Kasi yung bale, kung magiging yung point of comparison ko mga amigo is yung pag long ride namin. Kasi doon lang ako nagsukat kung ilan ang magiging fuel consumption. So yun mga amigo. Tanggalin na natin mga amigo yung spark plug, o bigyan na natin kung ano ba ang naging performance or naging kalabasan o kung ano nangyari sa ating spark plug. Nakagabang natin yung spark plug. Amigo, so yun nga ang review natin patungkol dito sa carbon cleaner. So okay naman yung kanyang performance or yung kanyang nangyari sa ating motor. And okay naman yung pagkakit ko yung nalinis na loob ng ating motor, burner, yung combustion chamber, and wala naman tayong nakitang problema along the way na ginagamit natin yung carbon cleaner. Hindi nga dahil nakakalinis siya ng injector natin, yung spark plug, yung piston head, spark plug, yung system na rin ng combustion chamber. At
Siguro, sabi ko, hindi naman ako umaasa na makakadagdag siya ng speed pagkatapos natin gamitin. Pero kung madagdagan man, very minimal lang. Pero kaso okay naman. Hindi, masabi natin na okay yung carbon cleaner na ginamit natin. Kaya nakatulong siya sa ating motor. Na parang nare-refresh yung ating motor. Okay, yun mga amigo. And kung may nice kayong sabihin or nice kayong itanong, mag-komento lamang po kayo. And then, nagustuhan niyo naman, okay, mag-like and syempre subscribe and hit that notification bell. At maraming salamat. And ito nga ang ating Honda Carbon Cleaner. And yun. What's up?